Ano ang mangyayari sa mundo kapag biglang naglaho ang mga pusa? Maring salot man sila sa iba o wala silang kwenta, ang kanilang presensya sa mundo ay nagbigay ng balanse sa ating ecosystem. Sa paanong paraan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pagkatapos nilikha ng Diyos ang mundo, sinabing, God saw all that He had made and it was very good. Kaya, kung ang paniwala ng iba ay walang kwenta ang mga pusa, kaya't napakadali nilang i-abandon na, pabayaan, at minsan hindi pa pinapakain or kung pinapakain man, binibigyan lang ng panis or tinik or manakit tulad na lamang ng pag-pellet gun, pagtusok, pagsipa, paghagis, pagbanli ng matinit na tubig, and worse, pagkitil ng kanilang buhay. Nakakatakas man sila sa batas, pero hindi sila makakatakas sa Diyos. You have disrespected God. In Tagalog, para mas maintindihan at malinaw, binastos nyo ang Diyos na lumikha sa kanila. Tandaan nyo yan. At dahil sa kagagawa ng tao, paano pag naisip ng Diyos na alisin na lang ang mga pusa sa mundo? Or paano kung for some change of events ay bigla na lamang sila maglaho or mag-extinct katulad ng mga dinosaurs? For cat lovers like us, parang hirap nun ano. I think kapag mawala ang mga pusa sa buhay natin, mas matindi pa ata yun sa breakup. Di ko ata kakayanin yun. Kung biglang maglaho ang mga pusa, ang mga ito ay maaring mangyayari. Number 5, babagsak ang internet. Sa isang survey noong 2015, napag-alaman na 15% ng internet traffic are from cat-related searches. Ibig sabihin, para mas maintindihan natin, that is 699 million people na nagre-research or naghahanap ng content about cats. Last year, naglabas ng article sa YouTube at sinabing may 18 million videos ang related sa pusa. Every day, around 90,000 are uploaded each day sa YouTube. So just imagine na wala ng content about cats sa internet. Ang lungkot, ano? Number 4, increase of rat population. According to National Geographic, ang isang babaeng daga ay makapag-produce ng 60 young rats sa isang taon. If conditions are ideal at ang bawat daga na pinanganak niya ay makapag-produce din, in total, they can produce 15,000 rats in one year. For 10,000 years, ang mga pusa ay ang mga exterminators or mga natural pest controllers ng mga daga. Ilang sibilisasyon ang mga dumaan na tinulungan ng mga pusa na makontrol ang rat population. Kaya kung walang pusa, dadami ang daga at sila ay hindi matatakot na pumasok sa mga tahanan natin. According to CNN, cats may eat rats pero ang amoy ng pusa ay nagpapaalis din sa mga daga. Kaya imagine nyo na lang ang mga daga na papasok sa bahay nyo kung wala ang mga pusa. Number 3, less food in the world. Malamang may ilan sa atin ang hindi aware na napakalaki ang tulong ng mga pusa sa mga farms. Over the centuries, sila ay tumulong sa mga farmers upang makontrol ang populasyon ng mga daga. Base sa history, na domesticate ang pusa around 7,500 BC dahil kailangan ng tao magbantay sa mga imbakan ng bigas laban sa mga daga. So, kung maglalaho ang mga pusa, ano mangyayari sa mga farms? Kapag nawala ang mga pusa, mabilis na mag-multiply ang mga daga. Hindi lang nila kakainin ang mga nakaimbak na mga bigas or anumang uri ng butil or mga crops. Maaring makontamina din ang mga pagkain natin. Lahat ng ito ay magdudulot ng pagbaba ng supply ng ating pagkain. Kung umabot ka sa part na ito sa video, isulat mo sa comment ang I love cats at sabihin mo kung ilan malaga mong pusa. Number 2, spread of diseases. Ang pagdami ng daga sa mundo ay magiging reason upang lalaganap ang iba't ibang uri ng sakit na maaring maihawa sa mga tao sa pamamagitan ng close contact like bites and scratches or indirectly through contaminated food, water, and surfaces. Maaring magkaroon ng maraming cases ng leptospirosis, HPS, or hantavirus pulmonary syndrome, rat bite fever, or RBF, salmonellosis, toxoplasmosis, at plague. Sa mga familiar sa ating world history, if you remember, nagkaroon ng bubonic plague in the Middle Ages. Nagyari ito pagkatapos dineclare ni Pope Gregory IX ang Vox in Rama kung saan ang mga pusa, lalong-lalo na ang mga black cats, were considered evil at pinarusahan sila kasama ang mga inakusahan ng mga witchcraft. Sila ay sinunog, tinorture, at dinispatcha. Huwag kayong magalit sa akin kung kinukwento ko to, ano, kasi nasa history to. Gumawa ako ng video dati entitled Dark History of Cats at marami akong natanggap na pagbabatikos. Ito ang advice ko, bago kayong magalit sa akin, matuto din po kayong mag-research sa sarili nyo. Lalagay ko ang link sa description kung gusto nyo basahin ang article sa worldhistory.org. So, anyway,
Anyway, balik tayo sa bubonic plague. Dahil nung Middle Ages, maraming pusa ang napuksa. Sinasabing ito ang reason bakit lumaganap ang disease galing sa mga daga. Tinatayang 25 million katao ang pumanaw dahil sa bubonic plague. Kaya kung uulitin muli ng mga tao ang pagkakamali na nagawa na natin sa kasaysayan, naku po, karma is a bitch. Kaya ang paghuhuli ng mga pusa, pag-impound sa kanila, or yung pananakit at pagpapabaya ng mga pusa, huwag na sana natin antayin, nasisingilin tayo ng kalikasan. And number one, increase in snake population. According to allpetshub.com, cats are one of the main predators of snakes on the planet. Tandaan po natin na ang mga pusa ay mga predators and kaya nilang huliin at kainin ang mga ahas. Kaya't kung maglalaho ang mga pusa, naku, naku talaga, dadami ang ahas for sure at maaring papasok ang mga ito sa tahanan natin at mga establishments. Wala nang kakalaban sa mga ahas if ever. Guys, cats are really important sa ecosystem natin kaya sana talaga matuto ang tao ng pahalagaan sila. Hanggang dito na lang guys, masyado na mahaba tong video natin. If you like this video, please click like, subscribe, and share na rin at sana mapanood to ng mga taong galit sa pusa. Thank you for watching!